Praise God. Hello po sa inyo. Welcome po muli ang bawat isa, kayo pong lahat na nasa tahanan. Kung ngayon po man ay umaga, gabi o hapon sa inyong mga tahanan, welcome po kayo at nawa kayo po ay pagpalain ng ating Panginoon sa ating pong gawain on our daily blessing. Ito po ay live broadcast. Pinapahayag po natin ang mensahe mula po sa salita ng Diyos. Amen. So bago po tayo magpatuloy at magsimula sa mensahe ng Panginoon, tayo po lahat ay sama-samang dumulog sa ating Diyos na buhay. Yes, O God, dakila namin, dakilang Ama sa pangalan po ni Jesus, na iyong anak. Salamat po Panginoon sa umagang ito. Muli kami po ay naniniklohod sa iyo, Lord. We humble ourselves before you, Lord God. Ikaw po ay maitaas sa aming buhay, sa aming bahay, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na dumaloy ang iyong pong salita sa buhay ng bawat isa. Dalangin namin na maunawaan po namin ang mga salita mong ito na mahahayag sa aming buhay. Maging, Lord, sa loob ng aming bahay, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ang aking pong nais pong ibahagi sa inyo ay nasa Santiago, Kapitulo 5, James chapter 5, verse 13 up to verse 16. Ganito po ang pagkakasabi po sa New King James Version. Sabi po sa verse 13, "Is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalms. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord." Verse 15, "And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, they shall be forgiven him." Verse 16, "Confess your faults to one another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much." Amen. Nais ko pong ulitin po ang sabi po sa verse 16. "Confess your faults to one another, and pray for one another, that ye may be healed." And sabi doon, "The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much." Ang sabi po dito, ang panalangin daw po ng isang tao na nagingas, malaki daw po ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. The fervent prayer. Alam niyo po, nagiging matuwid lang po tayo sa Panginoon when we pray. Kapag alam natin yung ating pong panalangin ay ayon po sa kalooban ng Diyos. And sabi nga po dito ni Apostol Santiago, tayo po ay hinihimok niya na manalangin. At alam niyo po ba, ang panalangin po, ito po ang isa po sa pinakasandata ng ating buhay. Maging sa panahon po ngayon. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nalulungkot, manalangin ka, umawit ka, is any among you afflicted? Let him pray. At sabi po doon, ang sino man sa inyo ay may sakit, let him call for the elders of the church and let them pray over him. Alam niyo po, ang panalangin ngayon sa buhay natin, ito po ang napaka mabisa at napakagandang gawin. Lalo po ngayon sa panahon po natin ngayon. Alam niyo po, when we pray, sabi po ng Bible, we are talking and asking to God. Kaya nga po sabi ni Apostle James dito, ni Apostle James, "The fervent prayer of a righteous man availeth much." Kailan nagiging mabisa ang ating panalangin? Kapag tayo po ay nagpipray sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang salitang fervent means passionate. Fervent means glowing, burning, zealous. Ang panalangin po ay sabi ng Biblia ay dapat nagniningas. It is a strong feeling. At alam niyo po ba, kapag tayo po ay nananalangin, sabi ng Panginoon, ito po ang sabi po niya, kailangan natin humingi ng tawad sa ating Panginoon. Before we pray, let us ask for His forgiveness. Alam niyo po mga minamahal, mga kapatid,
ang ating po mga kasalanan ang nagiging hadlang kung bakit minsan yung ating mga panalangin po ay hindi dinidinig ng ating Panginoon because of our sins. Kaya po, when we pray, let us ask for God's forgiveness. Yun po unang dapat nating gawin. Humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Ihingi natin lahat ng tawad, lahat ng ating mga kasalanan sa ating Panginoon. At dito nga po sa sinasabi po ni Apostle James, when we pray, push yourself in prayer with a zealous, burning, hot, glowing. Kailangan po, kapag tayo po ay nananalangin, dapat po masidhi yung ating panalangin sa ating Panginoon. In short, meron po siyang intense or showing great energy, enthusiastic. Huwag po tayong mananalangin na tayo po ay tatamad-tamad. At alam niyo po, when we pray, dapat we are serious. Tayo po ay ganadong manalangin. Sapagkat alam natin, when we pray, ang Diyos po ay nakikinig sa lahat ng ating mga panalangin. Kapatid, kahit may mga pagsubok ka sa buhay mo, start to pray. Why? Kapag matindi ang mga pagsubok natin, kapatid, tindihan mo din yung panalangin mo sa Panginoon. Dumadaan ka man ngayon sa mga challenges ng buhay, matindi man ang mga pagsubok mo, malaki man ang problema mo, start to pray. Dahil po ang panalangin, malaki ang nagagawa ng panalangin. Ano nga po ba ang mga dahilan? Bakit ang mga tao po ay nananalangin? Isa po sa mga kadahilanan or one of the major problem, no, sa bawat Kristiyano is their prayer life. Kapatid, paano ka nananalangin? How? Bakit ka nananalangin? Kailan? Ikaw ba'y nananalangin kapag may kailangan ka lang sa Diyos, kapag may hinihingi ka, kapag ang buhay mo, nasa dilubyo na ang buhay mo, tsaka ka lang tumatawag sa Panginoon. Alam niyo, kapatid, ang panalangin is our weapon. Ito po ang ating pong sandata, no, sa lahat ng mga gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Gaano tayo kadalas manalangin? Do we recognize Him when we pray? Kapag tayo po'y nananalangin, kapatid, ano ang ating intensyon kapag tayo po'y tumatawag sa ating Panginoon? Alam ko lahat po tayo, lahat ng tao nagpipray. Walang, ako naniniwala po ngayon, lalo sa panahon po ngayon, walang tao ang hindi nananalangin ngayon sa ating Panginoon. But, sad to say, aminin po natin minsan, lahat po tayo, minsan tabad tayo manalangin. Di po ba? Kaya nga po, ang salita po ng Diyos, tayo po'y hinihikayat na manalangin. Kapatid, let us push ourselves to pray, to call upon the Lord. Dahil po ang panalangin, ito po ang pinakamabisang sandata ng ating buhay sa panahon po natin ngayon. Kaya nga po dito po sabi po ng Luke chapter 11, kung ating mabasahin po sa Luke chapter 11 verse 1, sabi po dito, and it came to pass as he was praying in a certain place when he sees that one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray as John also taught his disciples. Dito po sa verse 1, yung po mga disciple ni Jesus, no? Sabi ng Panginoon, Lord, teach us to pray. Hindi po sinabi sa Bible, sa verse 1, Luke chapter 11, Lord, help us to pray. Lord, show us how to pray. So, balit po, sabi po ng Bible dito, sabi ng mga disciple, Lord, turuan mo kami kung paano manalangin. Mga kapatid, mga manamahan, ang panalangin po dapat ay maging buhay natin. Prayer must be our lifestyle. Dapat buhay natin ang manalangin. Kaya nga po, sa mga talatang binasa po natin, dito po nagpapakita na ang Diyos, siya po ay nagbibigay ng instruction sa buhay po natin, no? Sabi ng mga disciples, Lord, teach us. Turuan mo kami kung paano manalangin. Alam niyo po, ang panalangin po ay napakasimple lang. Prayer is a two-way communication. It is not a monologue. It is a dialogue between you and your God. Hindi mo na kailangan magpunta pa sa napakalayong mga lugar, sa mga simbahan, kung saan-saan, para hanapin ang Diyos. Kapatid, pwede kang manalangin kahit saan. Sa bahay mo, sa banyo, sa sasakyan, sa eskwelahan, sa opisina. You can pray. Ang Diyos po natin ay hindi po malayong Diyos. Ang Diyos po natin ay malapit. Yan po ay malapit lang po sa puso natin. Kaya nga po,
Bakit natin kailangan manalangin? Sabi ko nga po kanina, our prayer must be our lifestyle. Dapat buhay na natin ang manalangin. Sa umaga, pagising mo, magpasalamat ka, Lord, salamat sa hininga, salamat sa hangin, salamat sa kalusugan. Dapat po, yun po yung ating lifestyle. Bago matulog, salamat Panginoon sa buong maghapon na ginawa mo sa aking buhay. Pangalawa, prayer is the breath of our light, of our faith. Kapatid, ang panalangin ay hininga ng ating pananampalataya. Kapatid, ang pananampalataya natin ay nangangailangan ng panalangin nagniningas. Kaya nga po, kapag tayo po ay nananalangin, di po ba lumalakas yung ating pananampalataya? Why? Ito po yung hininga ng ating pananampalataya. Prayer is the breath of our faith. Hininga po yan ng ating pananampalataya. Kaya po, dapat po tayo, lagi po tayong nananalangin, nagbe-meditate ng salita ng ating Panginoon. And, pangatlo, prayer must be our first resort, not our last resort. Minsan po kasi, ang tao, tumatawag lang yan kapag may kailangan. Tsaka lumalapit sa Diyos pag may kailangan. Tsaka sila nagpipray kapag ang buhay nila ay nasa dilubyo na, nasa matinding pangangailangan. Kapatid, dapat lagi nating inuuna ang pagtawag sa ating Panginoon. And take note, ang panalangin po ay hindi ilusyon. Prayer is not an illusion or not an emotion. Prayer is our passion. Kaya nga sabi ng Panginoon, pray with a fervent prayer, glowing, nag-iinit. Dapat po may intense. Di po ba? Dapat mainit po tayong nananalangin sa ating Panginoon. Sabi nga po ng isang sumulat, sabi niya, prayer with faith is the only currency accepted in the kingdom of God. Kaya nga po, kapatid, kapag tayo nagpipray, kausap natin ang Diyos, the King of Kings and the Lord of Lords. Huwag po tayong mahiyang lumapit sa ating Panginoon. Ang Diyos po ay lagi nakikinig, nakaantabay lang po siya. Kahit po ngayong umaga, nakaantabay ang Diyos sa lahat ng ating mga panalangin. Kaya nga po, kapag walang impact sa iyo, ang salita ng Diyos, wala rin pong impact sa buhay natin na makapagbabago ang salita ng Diyos. Kapatid, ang panalangin po, kayang wasakin lahat ng mga gawa, lahat ng mga kuta ng kaaway sa ating buhay. Start to pray. Ang panalangin ay dapat maging buhay natin. And as I close, ito po yung mahalaga na dapat nating gawin, no? In our daily devotion, kung ating pong ginagawa sa umaga ang manalangin, ito po yung 8 important ways of prayer in our life. Bilang mga believer, bilang mga Kristiyano, kapatid, ang panalangin po ay pakikipag-communicate sa ating Panginoon because God wants us to communicate with us. Yan po ang gusto ng Diyos, makipag-communicate siya sa atin. Kaya kapatid, huwag po tayong lalayo. Hinahanap tayo ng Panginoon. Gusto ng Diyos, makipagtalastasan tayo sa Kanya in terms of prayer. Pangalawa, prayer is not His demand. Kapatid, this is His command, not demand. Ang panalangin po ay utos ng ating Panginoon. And prayer is for intercession. When we pray, ang Diyos din po ay nananalangin para po sa atin sa lahat ng ating mga pangangailangan. Pang-apat, prayer is for God's protection. Kapatid, iniingatan ka ng Panginoon. It is for our protection. And prayer is our for direction. Yung direction ng buhay po natin. Sinasamahan tayo ng Panginoon. Ano man ang ating ginagawa. Saan man tayo pupunta, kapatid, ang Diyos ang lagi nating kasama. And when we pray, this is for our provision. Pino-provide ni Lord lahat ng ating pangailangan. May pangailangan ka ba ngayon, kapatid? Gusto ko malaman mo, lahat ng pangailangan mo, He can provide. God will provide all your needs. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. And when we pray, kapatid, doon po lumalalim yung ating intimate relationship sa ating Panginoon. Kaya po, kapatid, dapat maging buhay natin ang panalangin. Lumalalim tayo sa Kanyang salita. And when we pray, God is a God of expectation. Kapatid,
expect mo na lahat ng panalangin mo, ibibigay at ibubuhos ng Panginoon dyan sa loob ng bahay mo at sa iyong buhay. Amen. So ngayon pong umaga, ako po yung naniniwala na handang-handa na ang Diyos, kapatid, na ibuhos lahat ng pagpapala sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Physical, emotional, material, and spiritual. Kapatid, itaas mo lang yung kamay, mananalangin tayo at angkinin natin lahat ng pangako ng ating Panginoon. Yes, O God, salamat Panginoon. Ngayon pong umaga, ang lahat ng mga anak mo, O Diyos, na nanonood, nakikinig sa iyo, Panginoon, alam namin, Panginoon, na ikaw ay Diyos na hindi maikli ang iyong kamay upang hindi abutin lahat ng aming pangailangan. Lord, I pray, Lord God, sila, Panginoon, ng iyong mga lingkod, mga anak mo, Panginoon, Lord, dalangin ko, Diyos, ang pagpapala ay bubuhos ngayon, Panginoon, sa buhay at sa bahay nila. Salamat, Lord, in all aspects, Lord, of their life, O God. You will bless them, Lord God, bountifully, Lord God. Salamat, Panginoon. Ngayon din, O Diyos, yung mga iba naming kapatid, Lord, na mga may sakit ngayong umaga, Panginoon, sila po'y pinagagaling mo, O Diyos. Lord, we speak, Lord, healing upon healing, Lord, in their lives, mula ulo hanggang paa, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ngayon pong umaga, ang lahat ng iyong mga anak ay pinagpapala mo na, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Kapatid, magsimula kang manalangin. This is our lifestyle. Buhay na natin ang manalangin. God bless you. You are blessed.